Napikon na ang ilang senador sa tipid ng pagsagot ni Alice Go sa pagdinig kanina. Gate ni Go, may banta sa kanyang buhay kaya hindi niya masagot ang mga tanong. Kinwestiyon naman ng isang senador ang paghahain ng kaso laban kay Go sa korte sa Tarlac. May report si Sandra Aguinaldo. Unang tanong pa lang tungkol sa kanyang pagkatao, umiilag na si dating Mayor Alice Go. So, are you Go Huaping? Madam Chair, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Madam Chair, ako po si Alice Go. Maging sa kung paano siya nakapuslit palabas ng bansa dahil umano sa banta sa kanyang buhay. At least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo? No, no, it is not okay, Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masakay. No. Isinulat kalaunan ko ang nag-facilitate para makatakas siya, kapatid na si Wesley at si Sheila Go. Kwento ni Go, umalis sila sa Maynila sakay ng yate, lumipat sa barko at naglayag ng may 4 na araw. Tsaka sila lumipat sa mas maliit na bangka patungong Malaysia. Nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang matras, atras na rin ako nun. Gusto ko na pong umuwi, gusto ko na bumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po eh, nagkamali din po ako talaga dun. Lalong uminit ang ulo ng mga senador nang tanungin tungkol sa mga natatanggap o manunyang banta sa buhay. Gustong-gusto ko po talaga i-discuss. Gusto mo pala, disabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo? Ang Senate hearing po natatapos, pero natatakot po kasi ako sa magiging buhay. Paano ka tinatakot nung kausap mo sa telepono? How are you threatened? Hindi ko po muna i-discuss po sa public po. No. Opo. Asensya na po talaga sa inyo. Aminado si Go na wala na siya sa bansa noong August 14, araw na nagpanotaryo umano siya kay Attorney Elmer Galicia ng kanyang counter affidavit para sa qualified human trafficking complaint. Pero ayaw niya sagutin kung kakilala niya si Galicia. Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Kung si Senator Francis Tolentino ang tatanungin, dapat na sa Senado ang kustodiya ni Go. Invalid daw ang warrant of arrest na inisyo ng Tarlac RTC. Sabi ni Tolentino, ang pinakamalapit na judicial region sa Tarlac ay Urdaneta, Pangasinan o kaya'y sa Valenzuela. Doon lang daw pwede isang paang kaso laban kay Go. Pinakamalapit po is Valenzuela City, Metro Manila. Doon talaga po ito papatak. From Capas, pinakamalapit po is Urdaneta City. But since the name of a Pangasinan mayor was likewise implicated here, eh baka naman magkaroon din ng influence. So hindi po po pwede sa Region 1. Sa pagdinig, ipinapahiwatig ni Senator Jinggo Estrada na nobyo umano ni Go si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. Itinanggi ito ng dating alkalde. Ang Capas RTC Branch 109 tumangging magbigay ng payag sa issue. Paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires kung bakit sa Tarlac isinampa ang kaso. At the time we filed the information, Alice Go was no longer a public official. Dahil dinismiss na si Alice Go ng Ombudsman, kaya Capas Tarlac mananatili dahil yun ang may jurisdiction sa Bamban. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.